We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang umaga. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Abangan! Ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon binaha dahil sa Bagyong Henry. Bagong silang na sanggol natagpuan sa bakanteng lote sa Dumaguete City, Negros Oriental. At guro na nanlibre ng pagkain sa kanyang buong klase, nakatanggap ng regalo mula sa kanyang estudyante. Alamin ang detalye ng mga balitang yan mamaya. Ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon, binaha, landslide na itala rin. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Jesse, maganda na ang lagay ng panahon dito sa Pampanga pero dahil sa high tide ay lubog pa rin sa baha ang ilang barangay dito sa probinsya. Maagang pumapasok sa eskwelahan ang mga mag-aaral ng San Isidro Elementary School sa Masantol, Pampanga. Kahit maulan at matindi ang baha sa lugar, tuloy pa rin ang klase para makapaghatid ng kaalaman sa mga mag-aaral. Pero dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat, ang dating puno ang klase ni Teacher Rosaria. Kulang pa sa kalahati ngayon. Pag high tide, talagang malaki yung tubig. Nahihirapan yung mga batang pumunta sa school. Sira-sira na yung daan. Tapos malaki pa yung tubig, nahihirapan silang pumunta sa school. Yung iba, hindi sila nakakapasok talaga. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, marami sa kanilang mga enrolling hindi makapasok sa paaralan tuwing umuulan dahil sa baha na pinapalalapan ng high tide. Nagpapatupad na ng shifting dahil 3 sa 10 gusali ng eskwelahan ang kasalukuyang binabaha at hindi magamit. Lubog din sa bahang ilang barangay sa Mariveles, Bataan dahil sa habagat. Sa barangay Ipag, nagmistulang dagat ang lugar matapos umabot ng bewang ang tubig baha. Bukod sa baha, dagdag perwisyo sa mga residente ang mga inaanod na basura. Ang mga taga-barangay Kamaya naman, nagtulong-tulong sa paglagay ng mga lubid para sa mga residenteng tatawid sa daan matapos bahain ang kanilang lugar. Kulay putik naman ang baha sa barangay Balon na umagos sa mga daan at kalsada. Sa barangay Poblasyon, pati highway, hindi na rin nakaligtas mula sa baha. Apektado ang ilang motorista. As of now, wala po tayong reported evacuees. Wala din po tayong reported damaged properties or any missing person dito po sa area natin and any untoward incident. Yes. And as of now, closely monitoring po ang opisina ng MDRRMO. Ganun din yung aming punong pamahalaan dito sa buong Mariveles. Binabaha pa rin ang ilang kabahayan sa Dagupan City. Todo pag-iingat ang mga residente upang makaiwas sa banta ng sakit, lalo na sa leptospirosis. Lubog pa rin sa bahang ilang kabahayan sa barangay Maluwod. Pahirapan sa biyahe ang ilang pumapasadang tricycle.
Laking gulat ng ilang residente sa Sitio Bayabas, Barangay Pico, La Trinidad Benguet nang biglang bumaha at pumasok ang tubig sa kanilang mga bahay. Nangyari ito sa kasagsagan ng ulan na dulot ng habagat. Kanya-kanyang linis ang mga residente pagkupa ng baha. Sa ilang kalsada naman sa Baguio, may mga bakas ng pagguho ng lupa at pagkabuwal ng mga puno. Agad nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Kung napapansin mo nagkakaroon ng soil erosion doon sa lugar ninyo, sa malapit sa bahay nyo, ipagbibigay alam natin sa ating mga barangay officials para ma-check. Jesse, sa mga oras nga na ito, dito sa bayan ng Makabebe ay 7 barangay ang partially flooded. Ayon sa MDRRMO, ngayong araw ay nasa 4 feet yung high tide level. Tinaasahan nga na by next week ay possible na tumaas pa yung baha dahil aabot pa yan sa 5 hanggang 6 feet. Sa mga oras nga na ito, hindi lamang mga residenteng apektado ng baha dahil even yung mga motorista ay affected na rin dahil binabaha na rin maging yung mga road line o yung mga kalsada sa ilang bahagi nga ng Pampanga. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang sinasagawang monitoring ng PDRRMO sa mga apektadong barangay. Yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa probinsya ng Pampanga. Balik sa iyo, Jesse. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine. Tuluyan ang nakalayo sa bansa ang Bagyong Henry, ngunit tinahatak pa rin ito ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Bataan at Zambales. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, Visayas at Mindanao, inaasahan ang maaliwalas na panahon ngunit meron pa rin mga isolated na pagulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa malakas na hangin na dulot ng habagat, nakataas ngayon ang gale warning sa mga karagatang sakop ng Batanes at Babuyan Islands. Kaya paalala ng PAGASA na huwag na munang pumalaot dahil sa matataas na alon sa mga karagatan sa naturang lugar. Mga estudyante at guro sa isang paaralan sa San Pascual, Masbate, pinalikas matapos mamataan ang namumuong ipu-ipo. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Pasok ka! Pasok! Saru! Pasok! Hindi pa man nagsisimula ang klase sa Patrocinio de la Torre National High School sa Barangay Malaking Ilog, San Pascual, Masbate, pinalikas na ang mga guro at estudyante nang mamataan sa karagatan ang namumuong ipu-ipo na patungo sa direksyon ng paaralan. Sa video na ito, nakuha ng grade 10 advisor na si Teacher Cindy Sinagpulo. Makikita na nagmamadaling pinaalis at pinalipat sa konkretong gusali ang mga grade 10 at 11 students mula sa kanilang makeshift classroom. Natatakot kasi ang dami kasi mga estudyante that time eh. Siguro nasa ano sila, 300, mga 360, ganun. So, takot din ako kasi ang daming mga bata. Pagkalipas ng 10 minuto, unti-unti na daw nalusaw ang ipu-ipo. Sinundan naman ito ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit kalaunan ay muling gumanda ang panahon, kaya nakabalik din ang mga mag-aaral sa kanilang klase. Wala namang nasaktan sa naturang insidente. Pero kabilang na daw sa palaging paghahandaan ng paaralan ang mga katulad nitong pangyayari. Ayon kay PAGASA Masbate Chief Meteorological Officer Riza Bartolata, tama ang ginawang pagpapalikas sa mga guro at estudyante. Ang ipu-ipo ay nabubuo sa presensya ng thunderstorms o pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat na dala ng cumulonimbus clouds o ang itinuturing na delikadong ulap. Pumasok kayo sa building, yun ang tamang-tamang ginagawa. Kasi pag nasa labas po tayo, pag may thunderstorm, pwede tayong tamaan ng kidlat. Pwede tayong makuryente kung basa ang lupang tinatapakan natin. Nilinaw din ni Bartolata na ang nabuong ipu-ipo sa lugar ay hindi direktang epekto ng Bagyong Henry. Dala raw ito ng habagat. Ayon sa mga eksperto, mistulang maliit na bagyo ang thunderstorms at 3 beses ang bilis sa paggalaw nito kung ihahalin tulad sa takbo ng isang sasakyan. Kaya hindi agad makapagbibigay ng agarang babala sa publiko kapag nabuo na ito. Kaya abiso ng mga eksperto, paghandaan ang ganitong mga sitwasyon sa lahat ng pagkakataon. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Dating DNR Secretary Roy Simato itinalaga ng Cebu City LGU bilang consultant ng syudad para masolusyunan ang problema sa malawakang pagbaha kapag umuulan. Mismong si Cebu City Mayor Mike Rama ang nagtalaga kay Simato bilang environmental consultant. Umaasa si Mayor Rama na sa tulong ng dating DNR Secretary,
mahanapan na ng solusyon ang problema sa malawakang pagbaha sa Cebu City. Layunin ng alkalde na maibalik sa dating sitwasyon ang mga ilog sa syudad na ngayon ay tinayuan na ng mga istruktura at kabahayan. Sinimula na ng LGU ang clearing operation sa gilid ng waterway sa syudad dahil isa ito sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Isang paaralan sa Victoria City, Negros Occidental ang isinailalim sa malawakang disinfection matapos lagnatin ang 200 mag-aaral at guro. Department of Education sinisiguro ang kahandaan sa sitwasyon. Yan ang tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Exclusive. Dahil pasado sa requirements, hindi na hinintay ng 20 elementarya at 7 high school sa ilalim ng Schools Division Office ng Victoria City, Negros Occidental ang Nobyembre upang isagawa ang full implementation ng face-to-face classes simula Agosto 22. Sinuspindi ang klase sa Victoria's Elementary School sa Barangay 4 matapos maitala na marami estudyante ang nagkakasakit. Sa pakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV kay Punong Barangay Maria Teresa Lucha, kung hindi lagnat, nakaranas ng flu-like symptoms ang 192 na estudyante at 8 guro simula nang magbukas ng klase. Ang nasabing bilang ay kinumpirma din ng prinsipal ng paaralan na hindi na nagpa-unlock ng on-cam interview. Ayon dito, ilan sa mga nagkasakit ay gumaling na. Oh, sir, kaya nag-call kang prinsipal. Kadamo sa mga student na ginapangtang kaso, mga 192, tapos wala pa nadala ang mga teacher. Wala lang ang klase. Tapos nag-request ko sa city nga ma-disinfect. Ayon sa DepEd Victoria City, wala namang dapat ika-alarma ang mga magulang dahil bago pa man mag-face-to-face classes ay pinaghandaan na na mapaaralan ng iba't ibang sitwasyon. Parents were given orientation by the school head together with their teachers that if there is an gamay nga sipon, gamay nga ubo, gamay nga not feeling well, hindi na kinalang pag-i-push ang bata to go to the school. Dagdag pa ng school division head, ang pagkakasakit ng mga estudyante at guro ay posibleng bunsod ng masamang panahon. Hindi ko namian sang word nga gin-anticipate nga bad things will happen, but we have the preparations for whatever, kung ano man ang matabo, ano ang aton nga dapat himuon. Ayon sa ilang guardian sa katabing paaralan ng VES, dapat lang na mag-ingat upang maiwasan ang hawaan. Hindi mag-eskwela, papahuwayon ang bata kagpainon sang bulong. Nasa sentro ng lungsod ng paaralan, kaya nais din ng barangay na agad maaksyonan ang sitwasyon. Tututukan din ng LGU ang sitwasyon ayon sa alkalde. Sagot na ng LGU ang isolation facility at mga kailangang medikal ng may estudyante at guro sakaling magpositibo sila sa COVID-19. It is flu season, but just always drink lots of water, make sure that you're healthy. And in the schools, we are already doing disinfection for any of other diseases or sicknesses that may arise during the season. Ako si Irene Prietos para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Power interruption ipinatutupad sa Batanes tuwing hating gabi hanggang umaga dahil sa fuel shortage at pananalasa ng Bagyong Henry. Alamin ang detalye sa Pagtutok Live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy? Jesse, mapulimlim pero bahagya ng sumisikat ang araw rito sa Batanes. Walang ulan, medyo humina na rin ang hanging dala ng habagat. Sa pagganda ng panahon, umaasa ang mga negosyante, lalo na sa tourism sector, ang muling pagpasok ng mga turista. Batanes ang isa sa dream destination na maraming turista. Pero sa pagtama ng pandemya, nanahimik ang turismo sa probinsya. Ngunit sa pagluwag ng COVID-19 restrictions, unti-unti binuksan ng lalawigan ang kanilang pinto sa mga turista. Ngunit sa pagluwag nito, ay siya naman ang pagtama ng mga bagyo. Tapos lang ang pandemic, parang babangon ka na sana, pero ito na naman ang bagyo. We are expecting na bumalik yung dating ng
dating ng mga turista dito. Ayon sa provincial government, nasa mahigit 1,000 ang bilang ng tourism displaced workers sa lalawigan. Nagbigay na umano ng tulong ang lokal na pamahalaan sa kanila. Tapos yung mga workers naman na affected ng pandemya ay hinar namin sa provincial government yung iba. At yung iba na mayroon livelihood, nabigyan sila ng 10,000. Matataas pa rin ang alon sa dagat, kaya hindi pa rin pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda. Dahil gumaganda na ang panahon, posibleng baliklase na rin sa lahat ng antas at trabaho sa government offices. Samantala, nagpatupad ang National Power Corporation ng power curtailment sa Batanes noong Sabado dahil sa epekto ng krisis sa krudo at sama ng panahon. Dahil sa sama ng panahon na dulot ni Henry, ay apektado rin hanggang sa Manila, hanggang sa Bataan. So, yung pagsasakyan sana na barko sa Bataan ay hindi na isakay yung fuel para sa Batanes. Mayroon na umanong karagdagang fuel para sa Napocor, Batanes, pero hindi maisakay dahil sa port congestion sa Bataan, kung saan nakashelter din ngayon ang ibang international vessels dahil sa masamang panahon. Sa inilabas na advisory ng Napocor, ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado ang dahilan kaya nagamit na ang pondong nakalaan para sa taong 2022. Sa assessment umano ng Napocor, kulang at hindi na magtatagal ang supply, kaya nagdesisyon na rin ang provincial government na sa halip magkaroon muli ng mahabang power interruption ay pinaiksi na lamang ang oras ng operasyon. Kaya ang schedule ng power interruption ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Kagaya last year nung after ng bagyong Kiko, marami kaming nasirang mga frozen. Kasi yun na nga pagka walang power ng matagal, syempre masisira talaga mga frozen natin. Sa biyahe pa lang sa barko, nalulugi na raw ang mga negosyante dahil sa pagkasira ng kanilang mga panindang gulay. Sa sobrang init, nabubulok ang mga gulay gaya na lamang nitong repolyo. Ang sunny 20 kilos raw na kanilang nabili sa mainland, nagiging 10 kilo na lang kapag nalinisan dahil sa mga nabulok na dahon. Doble dagok para ngayon dahil sa power interruption at sa sama ng panahon na pahirapan ang biyahe. Apat na araw nang hindi nakakapag-deliver si Namay dahil sa hanging dala ng habagat na delikado sa mga maliliit na sasakyan. Jesse, sa gitna ng power interruption, binabantayan ng provincial government ang health services maging ang storage ng mga COVID vaccine. May generator pero mino-monitor kung sapat pa ito hanggat wala pang dumarating na supply ng fuel ang Napocor. Samantala, Jesse, balik-klase na sa lahat ng antas, nakapagsagawa rin ng flag ceremony ang mga mag-aaral dahil sa magandang panahon. Balik-trabaho na rin ang mga nasa gobyerno. Jesse? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ivy. Isang sanggol ang natagpuan sa damuhan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa pahayag ni Look Barangay Captain Angelita Ragay, maaring namatay ang sanggol kung hindi ito agad natagpuan. Pinaniniwala ang bagong silang ang sanggol na natagpuang nakalagay sa maliit na sako ng bigas na may kasamang basura at itinapon sa bakanteng lote. Nadiskubre ang sanggol nang marinig ang pag-iyak nito ng mga residente malapit sa lugar. Nasa ligtas ng kalagay ng sanggol sa pangalaga ng City Health Office. Inihayag ni Kapitan Ragay na natukoy na ang pagkakakilanla ng menor de edad na ina na pinaniniwala ang nagtapon sa sanggol. Sa kasalukuyan, ang batang ina ay naka-confine sa ospital dahil sa pagdurugo. Gahilak naman siya din na nakadungog man ang mismo lolo sa bata, pero wala kabalo ang lolo nga ihatong apo, kay wala mapud kapabalo ang mismong nanganak nga mabdo siya, iyarang gihilom-hilom. Natagpuan na ang katawan ng 44 anyos na ina na inanod sa ilog ng sa Bago City, Negros Occidental. Isang magsasaka ang nakakita sa bangkay na palutang-lutang sa ilog sa bahagi ng barangay Atipulan. Ayon sa report, natangay ng tubig si Myra Gargasen matapos nitong tangkain na sagipin ang anak na una nang natangay nang subukan nitong kunin ang kanyang tsinelas mula sa ilog. Bago pa matagpuan ang bangkay ni Myra, una nang natagpuan ang bangkay ng 11 anyos nitong anak na si Mariela. Samantala, patay rin ang 5 taong gulang na batang babae matapos malunod habang naliligo sa isang irigasyon sa barangay Dulao sa Bago City. Ayon sa Bago City Police,
humingi ng permiso ang bata sa kanyang ama na maligo sa irigasyon. Dahil palagi naman daw naliligo ang bata sa nasabing lugar, naging kampante naman ang ama nito. Tinitingnan din ito ng kanyang pinsan na nasa kalapit na tindahan. Ngunit, hindi na nakauwi ang bata. Natagpuan na lang ito na nalunod na sa irigasyon. Umani ng mga positibong reaksyon sa social media ang post ng isang 29 anyos na guro na si Emmanuel Nico Cronico tungkol sa kanyang estudyante mula sa isang pampublikong paaralan sa Tigawan, Camarines Sur. Matapos kasi siyang magpakain ng spaghetti at burger sa kanyang mga estudyante na nasa grade 3, isa sa mga ito ang bumalik kinabukasan na may dalang aroyo o yung isang uri ng kakanin sa Bicol. Ayon sa estudyante, ipinadala ito ng kanyang magulang bilang pasasalamat sa pagpapakain ni Teacher Nico sa kanyang mga estudyante. Ayon kay Teacher Nico, ang naturang gawain ay bahagi ng kanyang mainit na pag-welcome sa mga bata, katuwang ang mga donor na tumulong sa kanya. Hindi naman umaasa ng anumang kapalit si Teacher Nico sa kanyang pagtulong. Anya, sanay magsilbi itong inspirasyon sa publiko at sa kanyang mga estudyante. To pay it forward, ika nga. Kung nakareceive ka man ng blessing, i-share mo man sa iba. Bako man kay Sir Nico, pwede sa tugang mo, sa magurang mo, o sa mga kabisado mo. May gusto ko din maka-inspire sa mga tao sa social media. And ang pag-post ng mga inspiring stories, talagang magtaon ng inspirasyon sa ibang tao na mag-take part din, magtabang, mag-reach out, lalong-lalo na sa mga public school na kung saan nangangaipuhan ng tabang ang mga kaatiyan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga alagang hayop ng mga homeowners sa isang subdivision sa Pavia, Iloilo, nilason umano. Nakatutok si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Naging paksa sa group chat ng Homeowners Association ng isang subdivision sa Barangay Balabag sa bayan ng Pavia, Iloilo ang pagkamatay ng ilan sa kanilang mga alagang hayop. Apat na aso raw ang namatay na pinaniniwala ang nilason. Biglaan raw ang pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop na wala namang sakit. Ang isa sa mga nagre-reklamo, nakuhanan pa ng litrato ang namatay nitong pusa. Pagsulod ko, nakita ko nung naisa ko kakureng, hara na sa kilid, sang tanom namon, gano'n na, gabok. Gagawa na lang mata. Kaya gano'n na lang ang kalungkutan ni CJ sa biglang pagkawala ng kanyang alagang pusa. Mag-abot ako na sa gate, ginamakuring ko doon, lagan ginasakon. Kaya siyempre, abot na nila nga, pakano ko naman sila mo. Ipinaabot na nila ang nangyari sa opisyales ng Homeowners Association sa pamamagitan ng kanilang group chat, pero wala pa din daw aksyon na ginagawa. Sagot naman ng HOA. We are waiting, no, sang ilang formal written complaint sa Homeowners Association. Sa mga previews ng mga reklamo, ng mga problema, naghahambal gid ako sa ilang write a written complaint sa Homeowners Association para nga maaksyonan ina. Sinigundahan naman ito ng barangay na kapag may reklamo, ay dapat daw dokumentado. If ever nga may ara nga natabo sina, formal siya mag-file sa complaint diri sa barangay. Kay hindi kami ka-entertain kung hearsay lang. Inaalam pa ang posible umanong dahilan sa umano'y paglason sa mga alagang hayop. Umaasa naman ang mga may-ari ng mga namatay na hayop na maa-aksyonan ang kanilang problema sa oras na makapagpadala na sila ng sulat. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Sa pagsisimula ng Vermont, Talisay City LGU at Talisay City Police sa lalawigan ng Cebu, plano na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng curfew ordinance sa mga kabataan. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mula sa unang araw ng muling pagpapatupad ng curfew ordinance sa Talisay City sa lalawigan ng Cebu noong Agosto 1 hanggang sa Agosto 31, umabot na sa 300 kabataan ang na-rescue ng kapulisan. Ayon sa hepe ng Talisay City Police, nakatulong ang mahigpit na pagpapatupad ng curfew ordinance para mabawasan ang insidente ng kriminalidad sa lungsod. Nakita nato nga ni lessen, no? Almost wala na gitay reported nga mga gang wars kana mag-abot ang mga kabatanunan. Wala na tay na report ana sa ato ang opisina. Then wala na sad tay reported, no, na mga krimen wherein ang ato ang mga suspects kay kini mga minors.
Kaya plano ng LGU na makipagpulong sa Talisay City Police para mapaghandaan pa ang iba't ibang aktibidad ngayong Burr Months. Bukod dito, pinaghahandaan na din ang taunang fiesta ng syudad. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, pinag-aaralan na din ng Committee on Peace and Order ang mga hakbang na gagawin para mas paigtingin pa ang curfew ordinance. For the month of September, naagyapon siya. For the month October, maybe we'll talk to the Peace and Order Council. But as of the moment, naagyapon ang curfew. Especially karon no, nga muraog first fiesta ni siya after sa nga priso tang tanan after sa pandemic. So mag-expecta ang tao is more wild. So ato na lang i-anticipate kanang mas worst case scenario. Kasalukuyang pinag-aaralan ng LGU kung patuloy pang ipatutupad ang oras ng curfew mula 10 p.m. to 4 a.m. o babaguhin ang oras depende sa sitwasyon. Ako si Femari Dumabuk para sa GMA Regional TV. Mapapanood na mamayang alas 5 ng hapon ang mas pinalawak, mas pinaganda at mas pinasiksik na pagbabalita sa Hilaga at Gitnang Luzon, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Paungunahan ng mga award-winning broadcast journalists na sina CJ Turida at Joan Ponsoy kasama si Harold Reyes na magbabalita mula sa state-of-the-art studio sa GMA Dagupan Station at Ivy Hernando sa GMA Ilocos Sur Station. Dapat ding abangan ang nalalapit na launching ng GMA Ilocos Norte Station, balanseng balita at walang kinikilingang pamamahayag ang hatid ng mga Batikang Regional Correspondents na si Jasmine Gabriel Galban, Russell Simorio at Claire Lacanilaw. Buong persa rin ang local news stringers ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa paghatid ng mga makabuluhang balita. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Ako si Jesse Cruzat, kami ang Regional TV News. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.